Nitong mga nagdaang taon, pagbuo ng super team ang naging focus ng mga NBA teams. Well, matagal naman ang merong super team sa NBA. Siguro, 80s or 90s era pa lang meron na nito. Pero noong 2008 talaga yung naging mitya kung bakit naging trend ang pagbuo ng super teams. Ito ay noong kinuha ng Celtics si Kevin Garnett at Ray Allen para bumuo ng Big 3 kasama ni Paul Pierce. At positive nga yung result nito dahil during their first season ay nag-champion sila. Kaya naman, dito talaga nagsimula ang pagbuo ng iba pang super team. Isa nga dito ay ang paglipat ni LeBron sa Miami at sinama pa niya si Bosch para bumuo ng Big 3 with Dwayne Wade. At dito nga nakuha ni LeBron ang kanyang first title. Pero hindi sila laging nanalo that time dahil nabigurin sila kontra sa Dallas at San Antonio. After nito ay bumalik siya sa Cavs at doon ay bumuo ulit siya ng super team with Kyrie Irving and Kevin Love. But eventually, during their first season, tinalo sila ng Golden State Warriors, which is not considered as a super team that time for me dahil yung mga stars naman nila ay galing sa mga draft picks nila. Pero nakabawi naman ang Cavs the following season. At dito nga pumasok yung pagbuo na naman ng isa pang super team when KD decided to join the Warriors kung saan nag-champion sila ng back-to-back. Pero noong kanilang three-peat bid na ay pinigilan sila ng Raptors sa pangunguna ni Kawhi. After that, dito na nagsimula yung bagong trend ngayon sa NBA. Sa sobrang daming ganap nitong off-season at free agency, kaya tiyak na nagbago talaga yung trend. Best example to describe the free agency ay yung tungkol sa jersey swap ni Dwayne Wade sa mga players last season. Sa 18 jerseys na nakipagpalit siya, 12 doon ay bago na ang team sa paparating na season. Kaya naman, from super teams ay naging dynamic duos era na ang NBA. Ilan lang sa mga exciting duos na kaabang-abang sa paparating na season ay sina LeBron at Anthony Davis ng Lakers, Paul George at Kawhi ng Clippers, James Harden at Westbrook ng Rockets, Luka at Porzingis ng Dallas, at kaabang-abang din yung duo sa Brooklyn, kaso lamang ay injury pa si KD kaya si Kyrie muna ang bahala. At iba pang mga duos kasi most of the teams naman ay merong 2 stars sa roster. At ang kagandahan nito ay talagang magiging diktikan yung labanan sa playoffs, lalo na sa West, dahil heading to the season ay walang heavy favorite na magcha-champion. Kumbaga, pantay-pantay lahat diktikan yung labanan. Sana lamang ay tumagal yung ganitong trend para mas exciting sa mga fans. Pero sa inyong palagay ba, tatagal kaya itong trend na ito or babalik pa rin yung mga super teams? Comment nyo lang sa baba yung opinion nyo. That's it mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, lalo na sa mga umabot hanggang sa puntong ito. Kung bago ka lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para maging updated ka sa bawat uploads ko. Maraming salamat rin sa mga solid viewers dyan. Shoutout sa inyo. I really appreciate you guys. Hanggang sa susunod na content. Admin LA, peace out.